babala, huwag paloloko, mag-ingat, magbantay, modus! Maraming nangangatok, lalo na ngayong Pasko. Huwag basta magpapasok sa mga hindi kakilala dahil may mga modus na manlilin lang at ang alok jumbo hotdog. Paano sila magnanakaw? Alamin sa kwentong ito! Jumbo hotdog, big time na modus ng mga kawatang nagbabahay-bahay para makapagnakaw ang kanilang target, mga misis na nag-iisa sa loob ng bahay. Ang grupo ng Jumbo hotdog, alas alisay ang estilo. Dalawang tao kung sila'y tumira ang nagbebenta o ahente ng hotdog at isang kasabot pa nito. Magsisimula ang pambibiktima sa pagbenta ng murang hotdog kay misis. Kapag hindi umabra ang pangaalok, kunyari aalis ng ahente at pagbebentahan ang kasunod na bahay. Habang ang kasabwat nitong dorobo nagmamasid kung may tao sa paligid. Kapag sumenyos na ito, hudyat na paraluban ang bogus na ahente ang unang bahay na pinag-alukan niya, si Elsa, biktima ng Jumbo Hotdog Gang. Sa akin dito, naghahalok ng murang hotdog. Tumanggi ako, nakita ko yung naghahalok ng hotdog nasa loob ng bahay. Magnanakaw pala siya. Agad nakipag-ugnayan si Elsa sa himpilan ng Police Station 7 sa Quezon City. Yung mga yan, titira yan pag yung bahay talagang nakikita nilang walang tao eh. Maganda, i-double lock palalo yung pintuan nila. Kaya't babala ng T3, doble ingat mga misis! Kapag kumatok na sa inyong pintuan ang mga dorobog ito, itawag agad sa mga otoridad o sa T3. Narito ang mga iwas tips. Una, huwag magpapasok sa mga estranghero o bagong kakilala sa loob ng inyong bahay. Ikalawa, huwag magbigay ng anumang personal na impormasyon. Ikatlo, i-double lock ang inyong pintuan matapos makipag-usap kanino man. Ika-apat, agad humingi ng tulong sa mga kapitbahay matapos ang panloloob. Dapat makuyog ang mga ungas bago sila tuluyang makatakas. Tandaan na ang mga kawatan, kapag nakakita ng oportunidad, lalo na kung kayo'y nag-iisa, hindi magdadalawang isip na tumira yan. Ball Boys Sports Club game na game lang kahit hirap na hirap sa buhay. Kaya magsisilbing cheerleader kami ngayon. Nalalapit na tournament sa club nila. Kompletong gamit ang aming pabuya sa mga may kapansanang mama. Huwarang ama kung may tuturing si Roderick Carbonell. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi ito naging sagabal sa kanya upang itaguyod ang kanyang pamilya. Years na ako nagtitrain sa mga bata sa Camp Aguinaldo Tennis Club. Ang kakarampot na kita ni Roderick mula sa pagiging ball boy sa isang sports club, hindi sapat para sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Pero si Roderick hindi nawawala ng pag-asa. Sa inggit. Pero hindi pa rin ako sumuko dahil alam ko gagabayan ako ni God. Nais ng T3 na bigyan pugay ang mga tulad ni Roderick na determinado sa buhay sa kabila ng pagsubok. Kaya naman, Roderick, dahil nalalapit na ang tennis tournament sa sports club na kung saan ka nagtatrabaho, sagot na namin ang mga gamit mo. Ito ang bag para sa iyo. Mga damit, medyas at sapatos para kompleto ricados. Salad ang bumubuo ng channel. Salamat. Sa mga barumbado, dalawa lang ang kinahinatnan, sementeryo o presinto. Yung in-between, Erwin, syempre ospital. Ang mga kapatid nating naliligaw landas at napunta sa likod ng rehas, kumustahin natin sa Good Afternoon, Presinto. Good Afternoon, Presinto. Andito tayo ngayon sa Pasig City Police Headquarters. Ako po si Jun Sabayton, sir. Hindi ba ikaw si Ramon Revilla? Ay, hindi po, sir. Ako po si Jun Sabayton, sir. Oh. Ba't nakasanto ka? Presinto to. Bawal ba nakasanto, sir? Bawal dito. Bawal ang sanggano rito eh. Anong meron tayo dito, sir? Awa ka nito, sir. Ah, itong Pasig Police, nung bagong building to namin. Ano ba may pagmamalaki natin dito, sir? Maayos po itong presinto ng Pasig. So, kumusta naman ang mga nakakulong dito, sir? Ah, hindi sila nagsisiksikan. Sabay dun! Sabay dun! Kilala ka pala rito eh. Mga
nanonood din ang T3 yung mga yan. Patinginan ng mga pinagmamalaki nyo dito, sir. Mapupan nyo, dalawang kulungan yan. Ito yung bilang nila, oh. Dito lang sila. Ba't may nakalagay pa? Dagdagan nyo pa. Dito naman sa kabila, sir. Dalawang putani, pero kahit magkasilaki, peace be with you naman yan. Ay, kayo ba? May peace ba kayo sa buhay nyo? Meron. Eh, sir, nandito yata si Rene Requesta, sir, eh. Sir, kumusta? Kita, eh, ganda lalaki. Simula akong isilang, doon ko na mulatan. Kahirapan ang ating bayan, kailan ba malulunasan? Maraming salamat, sir. Pinaulakan nyo kami dito, sir. Thank you also. Sir, maraming salamat, sir Magsino. At muli, ako po si Jun Sabayton para sa Good Afternoon, Presinto. Bago po tayo magtapos, mga tol, kumustahin natin ang mga balita ang abangan nyo sa aksyon. Cheryl, ano mga malaking balita ngayon, partner? Partner, Erwin, gera na kung gera si Chief Justice Corona. Matapang na binira si Pangulong Aquino dahil pinag-iinitan daw siya nito. Ano kayang sagot dito ng palasyo? Ito naman si Pacman. Nako, baka may advice kayo, ha? Usapin niyo tong kaibigan niyong to. May anak daw sa labas. At ang latest ay urong sulong si daw ang boxing champ sa pagbibigay ng sustento rito. At heto pa, isang general at iba pang opisyal noong termino ni Arroyo, iniimbestigahan na rin daw ng COMELEC dahil sa dayaan noong 2004 at 2007 election. So, siksik, di ba? Kaya, eksaktong alas 6 na, bilisan nyo. Yeah, okay. Salamat, Cheryl. Susunod na po ang aksyon. Huwag bibitiyo! Yan ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, magandang gabi at salamat sa inyong pagtitiwala, Ben Tulfo. Ako naman po, Sir Erwin Tulfo, para sa inyong mga reklamo, tumawag lamang po sa T3 Hotline. 0918-933-T3-T3 o 0918-983-8383. Hanggang bukas, mga kapatid, iiwan na namin sa inyo si Teddy Cantatero. Ito ang pader ng Servisyo Publiko, T3. Ang bumangga, kiba! Sino itong mga polis? Dito sa Cubao EDSA, nangongondong sa mga driver, 5 piso, 10 piso. Uy, ah, maliit yun, in fairness. Kaya pala naman traffic, hindi dahil magpapasko, kundi dahil ang mga pulis, sila pala.